Yun, usapang credit cards for beginners. Ako nga pala si Melvin Tadeo, isa akong call center agent. At negosyo ko rin na magpautang. May mga vlog ako dyan na dati hindi ako naniniwala sa banko, sa credit cards. Pero ngayon, nakikita ko na kung ano yung advantages kung i-utilize natin yung mga in-offer ng mga banko, kung magsasave tayo sa banko, at kung gagamit tayo ng credit cards. Ito nga recently, naka-receive ako ng text messages tsaka emails kay BDO na pre-approved daw ako sa credit card nila, Amex. Noona parang ayokong gamitin, pero nung na-receive ko na, na-realize ko na pwede ko pala siyang ma-utilize at magamit para sa negosyo kong pagpapautang. Bago ko simulan tong video natin, papaliwanag ko lang na meron akong napakasamang credit history or credit score. Kasi kung hindi ako magkakamali, 2016 o 15, kumuha ako ng plan kay Globe. Yung J2 Prime, yung cellphone plan na good for 24 months. Pinadala nila ako ng sirang unit. Nasa Bacolod ako at the time. Tsaka ko ibabalik ko yung unit kasi sira. Yung customer service representative, pinapupunta ako ng Manila para daw ipa-service center. Sabi ko, hindi ko nababayaran to kapag hindi nyo kinuha. Hindi nila kinuha, hindi nila pinick-up, so yung sirang cellphone, hindi ko na binayaran. Parang nakadalawang hulog lang ata ako dun. Tapos ang pangatlo, ayaw nilang kunin, so i-stop ko na yung hulog. Pangalawa, nung nag-pandemic, meron akong internet lang kay Globe. Tapos na naman yung kontrata. So, mo nag-pandemic, hindi ko na rin hinulugan. So, meron akong dalawang bad record, no? Pangatlo, nung nag-pandemic nga, nawalan tayo ng mga trabaho, hanap buhay. Yung aking loan sa Pag-ibig, tsaka sa SSS, hindi ko rin nahulugan. So, meron akong apat na bad history. So, yun na nga, nung January, etong 2024, naisipan ko na parang gusto kong gamitin yung option na magkaroon ng credit card kasi gusto kong mag-ano ng real estate nga. Gusto kong magsimula ng real estate o kumuha ng mga foreclosed Pag-ibig unit. Tapos pauupahan ko o titirahan ko. So para masimulan yon yung plano na yon, kailangan i-build up ulit yung credit score ko, pataasin ko yung score ko. Ang una kong binayaran, syempre yung Pag-ibig. Fully paid. Tapos ang pangalawa kong ginawa pinuli paid ko yung SSS na multipurpose loan ko. Tapos nag-open ako ng banko January kay BDO. Naghintay ako ng 9 na buwan, 9 months sakto. Dumating nga yung ating credit card. Ayan. Kung hindi nyo na maitatanong, sabi ko nga kanina, ang talagang isa sa mga negosyo kay magpautang sa mga katrabaho ko. May mga pagkakataon na may mga kasama ako na kailangan ng cellphone o ng mga devices, pinahihiram ko para makuha nila. Ayun na nga, na-realize ko na ito palang credit card, pwede kong magamit para yung negosyo ko mas smooth yung transaction. Kumbaga, mas mai-utilize ko yung negosyo ko nang hindi ako naglalabas ng pera ko talaga. So, sinimulan ko, testing lang. Itong cellphone na to, padadala ko sana sa anak ko kaso nagka-problema kami nung nanay nila. Pero yun nga, sinubukan ko siyang i-purchase. Halagang 5,000 pesos lang ito. Kung ito binili ko cash, minus 5,000 na yung capital na mapapaikot ko. Pero ang ginawa ko, ginamit ko yung credit card. Ayan. At kinuha ko siya ng 6 months na installment. No? So papatak, parang 833 pesos lang yung babayaran ko for the next 6 months. Ano ba ang kahalagahan ng credit card na to? Una-una, syempre, kapag ka ikaw ay wala ng cash at nasa emergency ka, kailangan mo ng pera, wala kang mahugot, pwede mo itong magamit. Bukod sa credit limit na ibibigay sa iyo ni banko, meron ka namang cash advance na makukuha doon sa actual credit limit mo. Sample, 40,000 to, no? Yung credit limit na binigay sa akin. 12,000 pesos ng credit limit ko, pwede kong i-cash advance. So yun, isa lang yun sa mga advantages. Pero syempre, hindi mo pera to, no? Kailangan maingat ka rin sa paggastos. Hindi porque binigyan ka ng credit limit na sample, 40-50 mili. Ibig sabihin, pera mo yun. Hindi. Kailangan, bago ka gumastos, alam mong meron kang pambayad doon sa kung ano mang isa-swipe mo. So yun, bakit ko nga ba i-share tong mga bagay na to? Siyempre, una, awareness. Karaniwan kasi sa ating mga Pinoy, takot pagka narinig yung salitang credit card Ang akala nila, pagka may credit card ka, mababawon ka sa utang. Siyempre hindi, depende sa paggamit mo yun. Ang credit card, pribilehiyo lang to na binibigay ng mga banko. Para nga, ma-utilize mo yung perang meron ka o ma-hold mo. At magamit mo sa mas mabuting paraan.
Pero kapag ka ito ginamit mo tapos wala kang kakayahang bayaran kung ano man yung isa-swipe mo, italo ka, kakainin ka ng interest. Isa pa, share ko, yung aking kasama sa trabaho, meron siyang kapitbahay na may bungalow lang naman pero bagong renovate. E binibenta ng ano, murang halaga, basta wala pa atang 500k. May titulo ata yun eh, sa bandang ang ano. Kako sa kanya eh, kung sakali pa lang ano, mataas yung credit score ko o pwede na ako mag-loan sa bank, sana pala nakuha ko yung bahay at lupa. Pero okay lang, eh lumampas man yung pagkakataon na yun, meron pa naman akong ano, oras para mabuild yung credit score ko, magkaroon ng mas mataas na limit, at maging ano, trusted na depositor ng banko namin. Baka sa future na may ganong pagkakataon eh, mabigyan tayo ng ano, no, ng loan ng banko. Yun lamang po, napakaisi lang po ng video natin. Gusto ko lang mag-share ng aking ano, karanasan sa credit card. Kayo po, kayo matatakot kumuha nito, pero maging responsable kayo sa paggamit. Darating yung araw, napapakinabangan nyo yung credit card na ibibigay sa inyo. Yun lamang po, Melvin Tadeo ulit. Ciao, bye!